Hello guys, kumusta? My name is Isa Castro and welcome back to my channel. Kumusta na kayo? I hope you're all doing safe and well in these trying times. I hope ay okay kayong lahat at okay tayong lahat. But anyway, for today's video, we are going to do another product review on some products that I have tried and tested. These are facial cleansers or facial wash. Both of them are from COSRX. So, yung isa is the low pH good morning cleanser. At ito yung kanyang bottle. And the other one is the salicylic acid daily gentle cleanser. This one. But before that, if you have not subscribed yet, don't forget to do so and click that notification bell so you get notified on my upcoming videos. So first, if you're new to my channel, let me tell you guys that I have a very sensitive skin. Hindi ako dry skin or hindi rin siya oily, pero napaka-sensitive niya in the sense na andali-dali kong mag-breakout talaga, as in acne, magsisilabasan talaga yan sa buong mukha ko. Kasi meron din akong hormonal imbalance, so I think that's one factor kung bakit ganun na lang kadalas or ganun na lang kalala kung mag-breakout ako. Kaya I'm very careful in choosing the products that I apply to my skin, especially hindi naman biro din ang gumastos. Alam natin na napakamahal ng mga skin products, diba? And also hindi ganong kadali ang mag-repair ng damaged skin. So ako, ang ginagawa ko na is nag-research ako before I apply something to my face or before I buy something. Nire-research ko na kung para sa anong skin type ba siya, kung ano yung mga ingredients niya. Kasi dati, don't be like me before, kasi dati, ang nangyayari is pag meron ako napapanood, tapos pag nakita ko, if the products work for that person, I will right away buy that product and then I would regret afterwards. Kaya natuto na ako. So, ngayon, I make sure na alam ko kung, again, kung para sa anong skin type siya. Kaya, pag nagbe-breakout ako, madali na lang akong, or madali na lang silang mag-heal, kumbaga, kasi alam ko na yung gagawin ko, alam ko na yung mga i-apply ko. So, yun, we have to invest in knowledge and also, check muna natin, as in mag-research tayo. Ako, aside from research, ang tagal kong bumili, actually, pag kunwari sa online, ganyan. Ang tagal kong binabasa, ang tagal kong nanonood ng mga reviews, ganyan. Hindi lang sa isang tao, mga ibang-ibang reviews, and also the product descriptions, and everything, ano yung mga pros and cons, bago ko siya binibili. Tumatagal siya, siguro hindi mga 1 week, ganyan, bago ko binibili ang isang skincare product. But anyway, yun lang naman. Kaya ngayon, medyo nako-control ko na yung aking pimples or breakouts. So, yun ang tip ko is, again, research and know your skin type kasi hindi tayo pare-pareho ng skin condition or skin types. Now, let's move on sa ating main topic for today, which is to talk about these two facial cleansers, which is the low pH Good Morning Gel Cleanser and the Salicylic Acid Daily Gentle Cleanser. So, ano nga ba yung pagkakaiba niya sa ingredients? So, basically, this one, low pH, it has around like 4.3 to 5.3 pH level, versus this one has a higher pH level of 9.0 to 9.5. At ito din is meron siyang around 0.5% na salicylic acid, which help, salicylic acid, it helps the skin with it, if it has like inflammation or redness, so nakakatulong siya para mawala, and also it helps in acne breakouts, like nagda-dry siya agad-agad. Also, it helps to like remove yung ating dead skin cells sa outer layer ng ating skin. So, yun yung naitutulong ng salicylic acid. Now, let me talk about my experience in using these two. So, ang una ko talagang ginamit is yung itong si Good Morning Gel Cleanser. Ito, pag ginagamit mo siya, hindi ko alam kung natry nyo ng, kung gumagamit kayo ng Dove soap,
ganun yung feeling na kapag binabanlawan, ang dulas niya sa skin. Like, ang hirap niyang banlawan. Alam niyo yung feeling na parang may sabon pa, tapos gusto nating banlawan ng banlawan. So, yun, madulas siya sa skin pagkatapos mo siyang banlawan. At nga pala, sorry, gel cleanser, so gel type siya. Ganyan. Yeah, so, gel type siya. And, ang ganda niya sa ano, ang ganda, ang sarap niya sa skin, wala siyang cooling effect, tapos meron siyang scent na hindi ko ma-explain, parang citrusy, parang ganun yung kanyang amoy, pero hindi siya ganun ka-strong. Tapos yun lang ang ayoko sa kanya, is ang hirap niyang banlawan kasi madulas siya sa face. Pero after that, kapag tinap mo na siya, kapag pag pinatuyo mo na siya, ang lambot niya sa balat. Like, you know, parang kang naglagay na rin ng instant na moisturizer. Ganun ba? Ganun yung dating niya. So, it's very gentle, super lambot niya sa balat. Wala kang mararamdaman na parang stinging sensation, parang ganun. Or wala rin siyang cooling effect, ganyan. Parang, alam niyo, normal lang. Tapos yun, malambot siya sa balat. At dito, ang gustong-gusto ko pa sa kanya is parang, since low pH nga siya, hindi nagda-dry yung skin ko, hindi rin naman ako nag-oily, so yun, and actually this is my second bottle already, kasi binabalik-balikan ko talaga siya. So nung naubos ko siya, since madaling ako mag-breakout, at nabasa ko, na-research ko na, ito nga daw is the Salicylic Daily Gentle Cleanser is nakakatulong siya para mawala or mag-calm down yung ating mga acnes. So, ginamit ko siya. Let me just recall, kasi nung ginamit ko siya araw-araw. And then, I realized na hindi pala siya, for me ha, para sa akin, I realized na hindi pala to gamitin, hindi pala siya magandang gamitin araw-araw. Hindi siya maganda kasi nakaka-dry siya ng skin. Kasi nga meron siyang mas mataas na pH level, ang normal na pH level natin is around mga 5, ganun, 4.5 to 5. At since meron siyang 9 to 9.5, nakaka-dry talaga siya ng skin. So, maganda siya sa mga merong oily skin, sa nasa maiinit na lugar, ganun siguro. Basta yung para sa, hindi siya maganda kung meron kang dry skin or kung meron kang normal skin. Kung meron ka mang normal skin, do not use it every day based on my experience. So, ang ginawa ko na is ina-alternate ko na siya dito. So, ginagamit ko siya isang araw and then alternate this one. Yun yung marami akong pimples nung nagkaroon ako ng breakouts. Kasi maganda siya, nakaka-dry siya ng acne. Yun nga lang sa skin, pag araw-araw mo siyang ginamit, lalo na pag dalawang beses sa isang araw, nakaka-dry talaga siya. So, yun, for me, do not use it every day if you have like normal skin. If you have oily skin, then yes, you can go ahead and do so. Especially if you have a lot of pimples. And this one, it's very safe to use every day. Like, kahit every time na maghihilamos ako, ito talaga ang ginagamit ko. It's really, really good. Ito, ginagamit ko na lang siya kapag marami akong pimples. And again, it's not every day. So, yun. Yun lang naman. Ito pala, meron siyang creamy. Ito, kung ito gel type, ito is cream type naman siya. Ito, parang ang amoy niya. Oops! Parang siyang ano. At ito rin, pag ginagamit ko, wala naman akong nararamdaman na parang, di ba meron yung iba na matatapang is parang may stinging, parang mainit, ganun. So, this one, it does not have naman. I cannot actually explain the amoy. Pero meron siyang amoy. Parang siguro, parang ano din. Parang nature. Ay, parang halaman. Yun, ganun yung amoy niya. But it's not that strong. So, overall, I both love these products. Actually, marami talaga akong gustong products ng COSRX. And I'm still using this until today. Paubos na siya at parating na yung order ko. So, if you are looking for something that, you know, kapag natatakot kayo sa mga matatapang na products, if you have very sensitive skin, if madali kayong mag-breakout, ganyan, gamitin niyo to. Kasi maganda talaga siya. And that, pwede nyo itong gamitin once in a while just to help out, you know, na mag-calm down yung mga acnes nyo. At meron din siyang ano, nag-exfoliate din siya, and we need to exfoliate our skin at least, ang alam ko sa akin ha, ang ginagawa ko is at least 1 to 2 times a week. So yun,
yun din ang ginagawa niya kasi nga tinatanggal niya yung ating mga outer dead cells sa ating outer skin. Ano pa ba ang masasabi ko? Yeah, overall, it's good. Again, for everyday use, this one. For breakouts, this one once in a while. So yeah, I think that's it. That's the end of our video for today. Sana po nagustuhan ninyo. I'm sorry, hindi ako ganun kagaling mag-explain. Please forgive me if I missed out something. Let me know or comment below. But yeah, I hope you like it. If you want me to do more reviews, please let me know what you want me to try out at itatry ko. Comment down below and please don't forget to hit that notification bell as well as that subscribe button, and I will see you on the next one. Stay safe and healthy. Bye-bye!